Luya o ginger, gamot sa koreza ng manok? Yan ang pag-uusapan natin ngayon guys dito sa koreza treatment gamit ang organic medicine. But before we proceed guys, pakihit na po yung subscribe button para ma-notify po kayo sa ating mga susunod na informative videos. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo para magbigay ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa paggamot ng koreza ng manok gamit ang organic herb or organic medicine which is ang luya o ginger. Narito ang step-by-step process sa paggamit ng luya sa paggamot ng koreza ng manok. First is paghahanda ng luya. Pumili ng sariwang luya at siguraduhin malinis ito at walang halong chemical or bahid ng anumang chemical. Maghanda ng malaking kaserola na mainit at tubig para sa pagpapakulo ng luya. Number 2, pagpapakulo ng luya. Hiwain ang luya sa maliliit na piraso at durugin ito. Ilagay ang hiwang luya sa kaserola na mainit na tubig at pakuluan ang tubig na may luya sa mababang apoy hanggang lumambot ang luya at lumabas ang mga aktibong sangkap nito. Number 3, pagbibigay sa manok. At kapag malambot na ang luya, maaari itong isama sa pagkain ng manok. Siguraduhin maayos na nahahalo ang luya sa pagkain upang padala ang mga aktibong sangkap nito sa manok or makain ng manok ang lahat ng mga ingredients na nasa luya. Number 4. Regular na pagpapainom. Maaari itong gawing inumin para sa mga manok. Subalit siguraduhin hindi ito sobrang mainit upang hindi masaktan ang ating mga laga. Bigyan ang mga manok ng malamig na tubig na may halo ring luya bilang inumin upang magpalakas ang kanilang immune system or pwede nyo gamitin yung tubig na pinakuluan ng luya. Yun ang hiyalo sa lalagyan ng tubig. Number 5, paglagay mismo sa kulungan ng manok. Maaari rin na maglagay ng mga pira-pirasong sariwang luya sa loob ng tahanan or kulungan ng manok upang mapalakas ang kanilang resistensya laban sa koreza. Tandaan na magsagawa ng pagsubok or test sa maliit na bahagi ng manok bago ipakain sa lahat upang matiyak na walang negatibong epekto sa kanilang kalusugan. At kung maaari, konsultahin ang isang veterinary or eksperto sa pag-alaga ng manok para sa tamang dosis at paggamit ng luya sa paggamot sa koreza. Ito po ang part 1 sa ating koreza treatment gamit ang organic medicine at abangan nyo po ang ating part 2 ng koreza treatment gamit pa din organic medicine.